ranking inside the 7.29 ranking. Para sa last segment natin na ranking. Ayan, ang gagawin natin ngayon dito or kami ni Casey, pwede din kayo, tayong lahat, pati direct, top 5 heroes na feeling namin ay na-buff dahil dito sa 7.29 update. Mm-hmm. Pero kasi mga bago na Aghanim Sword abilities, yep, or meron din namang kumbaga na-buff yung Aghanim Sword ability nila kasi in-amplify nung talent tree nila or nung bagong update dun sa may hero. So, may daya may, din may, ako. May kopya din ako din dito. So, meron kaming hinandang dalawang top 5 namin. Kasi top 5 nga. Ayan. Ang gulo. Ano ang aking top 5? So, sinong unang magsisimula, Diane? Ikaw na ako na. Ayan. So, sinong top 5 mo na hero? Etong pang 5 ko, nilagay ko siya sa 5. Kasi ako na-appreciate ko siya. Pero hindi ko pa siya nakikita ang nagde-debut sa pro scene, which is Dazzel. Dazzel! Kasi yung update niya nga sa ngayon na yung kanyang Aghanim Shard, yung poison touch niya, yung affected na mga kalaban ay may hex for 1.25 seconds. So, ako na-appreciate ko siya kasi ang daming pwedeng ma-hex nun kung sakali, di ba? Basta lahat ng tatamaan, yun nga lang. Hindi ko alam bakit di ko siya nakikita pa din sa pro scene. Siguro dahil wala na necro? Ayun lang. Nakita ko siya sa pro scene last time, hindi naging effective, pero malakas pa rin Dazzle mid, sobra. Above-over na si ano. Teka, sa scene yun eh. Oo, alam ko yun. May short update na ba nun? Yan na ba yung meron. One? Meron na ba? Pero hindi niya nagawa, hindi niya nagamit. Meron yung nag-mistulang support na lang. Boom! No? Versus execration. Ginamit ni Mikoto. Ay, okay, tanda ko. Ginamit ni Mikoto, mid siya. Uh-huh. And ayun nga, hindi siya dumating sa point na bumili siya ng shard eh. Kaya natin masyado nakita yung potential. Okay. Yung sa akin naman, support din siya. Five. And super na-appreciate ko yung shard niya. Kasi sobrang parang kung isipin mo OP talaga, Grimstroke sa akin. Ay, oo. Hindi, yung Inkswell niya kasi, di ba? Yung hard dispel pa lang nun. Alam mo na, di ba? Hindi mo na kailangan ng Abaddon. Hard dispel talaga siya pag pumutok yung Inkswell. So, tas para sa akin, may regen yun eh, di ba? Right after ng duration, biglang boom, puno ang buhay mo. Kaya nga, gustong-gusto ko itong patch ng Grimstroke. Tsaka nakikita natin, di ba, sa pro scene na first pick material itong Grimstroke. Because of the shard. I mean, it's because of the shard. So, yun lang naman sa akin for Grimstroke. Tsaka pinoposition 4 na rin kasi to. So, hindi malabo na before ka pa mag-shard, meron ka ng first core item mo na needed ng buong team mo. Compared sa pag-position 5 ka, ang requirement mo kasi muna is at least kahit mga save items. Pero nalang kung ikaw yung only hope ng team na once na binili mo yung shard mo, ay talagang maaasahan ka. Pero yun kasi kadalasang ganap for position 5 eh. Pero sa ngayon, top 4 ko, eto ang dalang ko na lang din itong makita. Pero para sa akin, ang ganda ng Aghanim's ano niya. Shard update. Ano si Ursa. Kasi ang Aghanim shard niya now causes Earth Shock to apply a 1.5 second in range buff on yourself, reduces cooldown by 2 seconds. Yun nga lang, ang mahirap dito for Ursa or sad dito for Ursa ay yung level 20 talent niya. Kasi dati, minus 3 seconds Earth Shock. So, masusulit mo sana yung 1.5 second na enrage kung sakali mong mag-aganim shard ka. Pero pinalitan na kasi yun ng plus 10% enrage status resistance. Na tingin ko, decent pa rin. Decent pa rin. Makukuha pa din. Plus 10% enrage status resistance. Eh, di ba usually yung nag-SNY na rin naman talaga? Tsaka Axe. So, meron ka ng doble-doble status resistance. And enrage pa. Every time na meron kang Earth Shock. Ito so, yung mga remaining ko na ano na binoto tong apat. Puro carry na siya. Siyempre, ako as a carry, na-appreciate ko talaga yung mga changes as a shard. Yes. So, yung pang-apat ko would be the Juggernaut. Although yung Juggernaut, nakikita na natin na yan before, di ba? Kasi gusto ko lang talaga yung shard niya na feeling ko lalabas din talaga to lagi Juggernaut sa 7.29 update natin. Kasi yung Blade Fury niya before, di ba, wala naman siyang additional attack. Diba? Eh, pagka nag-high ground kayo, kailangan mo talaga umikot ng ano eh. Umikot mag-Blade Fury para hindi ka, para spell immunity ka.
'di ba? As well, immune ka. So, yung shard na 'yon, malaking bagay lalo na sa Tore, 'di ba? So, 'yun lang naman yung feeling ko kung bakit nilagay ko si Juggernaut. Ginagawa sa ngayon, 'di ba? Favorite hero na 'yan. Once may shard ka na, gagawin mo, ikot ka na lang tsaka ka mag-pull. Palo-palo. Tapos out ka para hindi ka nila mahuli, para ka tapos, BKB from ano, time to time. Yep. Ang maganda pa nan sa Juggernaut kasi yung level 20 na talent niya plus 120 Blade Fury DPS. So hindi tapon talaga na bumili ka ng shard kasi pag nag-Blade Fury ka, may additional attack ka na. Malakas pa yung ano mo, yung DPS yun na damage per second yun plus 120. So imagine ilang segundo yung Blade Fury mo. Diba? Hindi naman siya 2 seconds lang yung Blade Fury mo eh, 'di ba? So masusulit talaga yung aga ng shard plus the talent, 'di ba? Nagko-complement din sa Juggernaut. So yun ang core siya eh, na talagang nagbi-build din naman kadalasan ng Fury. So, hindi very problematic for him na mag-rush halimbawa ng shard. Ng Aghanim shard, di ba? Or talagang mag-ipon bigla for that Aghanim shard. And ang susunod ko naman anong ay carry din. Ito si Troll Warlord. Okay, alam ko yan. Actually, munti ko na ilagay yan eh. Kanina. Kasi ni-rework yung shard upgrade niya. Ito, basahin ko lang. Grants Rampage globally causes all allied heroes to gain plus 70 attack speed or plus 25 status resistance for 5 seconds based on whichever stance Troll is currently in. Range provides attack speed and melee provides status resistance. Cooldown 80, mana cost 75. Tagal nun? Globally pa. 5 seconds. So, hindi mo na kailangan sumama. Kunwari, nagpa-farm si Troll and then meron kang shard. Parang yung dati lang na, ano niya, battle trance. Diba? Yung rampage niya. And although wala siyang status resistance, attack speed lang talaga din yung bigay. Pero malaking bagay yan. Lalo na, carry ka, troll ka, hindi ka naman masyadong sumasama. And with that, meron kang impact kahit di ka sumama, diba? So, feeling ko maganda talaga yung punch. Gusto ko rin tong Troll Warlord. Pero, tingnan natin sino kaya ang unang mga heroes or players pala na susulit ng mga update mga na to. Kasi currently, itong mga napili ko, hindi ko pa halos nakikita. Ako din eh. Ito nakita ko yung, ito yung pipiliin ko, nakita ko to kahapon sa Smart Omega, yung Tiny. Kasi, though hindi siya talaga priority item, pero once na makuha niya yung shard, si Tiny, daya eh, Andy, ano ka na nirework dati kasi yung Craggy, alam ko yun eh. Yung tree grab niya unli na. Mm-hmm. 'Di ba? So ang laking bagay noon. Tree grab yung dati unlimited ang tree grab pag nag-aganim scepter ka. Ngayon shard na lang, 'di ba? So kasi tree valley na yung ano, tree valley na yung aganim. Imagine Tiny Carry is back, feeling ko yun. And yung ginawa ni Tino kahapon, sobrang balagbag nangyari. Kaya pala sobrang sait. Even sa pubs nakikita ko may mga nagta-Tiny Carry na eh. Pwede nga. Pero maaga yung timing no ng isang Tiny na carry. Ito namang aking pangalawa ay support. Isa kasi to sa mga ano eh, Lion. Kasi isa to sa mga most pick supports din sa ngayon. It's either Lion saka or previous meta Lion or Rasta, diba? So sa ngayon, feeling ko, the fact na medyo binuff nila yung update dito for Lion. Parang binibigyan nila ng hostation. Sige, pick nyo palalo tong Lion. Parang tutuwa ata si Vault. Kasi yung Aghanim shard niya dito causes mana drain to affect up to 3 enemies and grants Lion spell immunity while channeling. Ito, yung anuan pa. Ano yun? Lagi ka lang tatlo, nireward siya ginawang tatlo na yung ano. Tapos may spell immunity ka pa. Walang makakapigil siya. So, magmamana drain ka. Pagka impale hex mo, magmana drain ka lang. Sa kahit sininong kalaban, hindi ka na magagalang kasi para ka nang may BKB. Lion is back. Lion, malagang with a brand new track. Tatlo kasi yung mahihigupan niya. Eh, kung sakali, eh, usually, di ba, pinoposition 4 na rin tong Lion. Dati kasi, di ba, position 5 pa yung Lion. So, with that, tingin ko, kung sakali mang mabibili niya right after the 20-minute mark pa or right in the 20-minute mark yung Aghanim shard, at that point, isa lang siguro yung kalaban mo na nakapag-rush ng BKB or defensive item. Isa lang. So, yung tatlo na mahihigupan mo, may isa lang siguro doon makakapag-react. Pero yung dalawa, may kukuhanan mo pa rin ng ano, ng mana. So, very problematic talaga yun for me kung kalaban mo yung Lion. Kasi damage, andyan yung spell burst niya, diba? Tsaka yung disables, tsaka yung higup pa na mana. Hirap. Lion is the way, top 2. Sa akin naman ang top 2 ko, syempre carry pa din, si Slark.
Sobrang natuwa ako sa actually dapat itatop 1 ko si Slark eh, pero mas pinili ko yung isa. Si Slark kasi yung shard niya, imagine dun sa area na yon, pagka nandun yung mga kakampi mo, basta may shard ka, maitatago mo, parang mag-shadow dance din yung ano mo, yung mga kakampi mo. So, daya nun! Tatakbo kayo. Kunwari, Slark Center kayo. Ayan, Slark Center kayo. Imagine, meron ka na shadow dance, so istampin ka ba? Talagang makakawala ka dun sa teamfight na yun. So, excited ako makita siya ulit kasi previous meta, hindi natin masyadong na-appreciate ang Slark kasi medyo mahirap. Mahirap siya in terms of laning phase. So, gusto kong bumalik ulit yung Slark dito, yung priority talaga yung Slark. And malaking bagay din. Kaya finaforce talaga tayo mag-teamfight ng mga shard eh. Imagine, tinan mo, matutulungan niya yung mga kakampi niya. Pero for Slark, to be honest, hindi siya first item material. Mm-hmm. Pero once na makuha niya to, tapos magamit nila na maayos, eh, sobrang iba tong shard na to for Slark. Sa akin naman, first ko dito ay PL. Pero yung update nila kasi sa PL, pares tayo! Ay, sa true. Yung update nila sa PL, tawag dito, nung last patch pa, nung lalabas yung Aghanim Shard. Ang nagustuhan ko lang dito, kasi nga, di ba, dun sa may definition niya. Spirit Lance bounces once on an enemy with the 900 radius prioritizing heroes, increases Spirit Lance illusion damage by 50% and cast rage by 200. Mm-hmm. Tapos yung naging upgrade naman, or buff pa dun sa may kanyang update ngayon sa 7.29, Spirit Lance niya, yung shard damage increase from plus 30% na, ay, yun na pala, nasabi ko, plus malaki! Dating 30%, naging 50%. Kalahati, 50%, sobrang laking bagay na. Kumbaga, nakita ko nga, nire-review ko siya kanina, yung PL, kaya, dapat si Slark una, pero nakita ko yung PL. Kasi ginagamit na, una-una, pwede magkaroon tayo ng different meta in, sa PL, diba? Nakita ko last time, yung Aether Lens Octarine yung yung PL na yan. Andaya kasi, nakita ko yung, tsaka ginamit na rin ito ni Ana, alam ko eh, ginamit na rin ni Ana itong PL. Tsaka, pag binato niya yung, diba, Spirit Lance, magbabounce, kaya niya na, iwan mo na lang yun diba? Makapag-farm na. Diba, pwede ka nang, so ang bilis niya mag-farm talaga ni PL. So sobrang appreciate ko yung PL dito na buff. Mm-hmm. Yung Spirit Lance. And yung talent niya kasi, level 15 talent, increase from minus 2 seconds Spirit Lance cooldown to minus 3. Minus 3, no? 7 seconds yung cooldown ng Spirit Lance niya. So, bali magiging na ano na lang, 4 seconds or 3 seconds. Tapos mag-octa rin ka pa. Pero meron kasing travel duration yung ano mo yung sabihin natin 1 second. So considered as 3 seconds na lang yung Spirit Lance. Sobrang laking tulong pa rin dun sa may team fight. No, pero sa PL. Oo, usually 'di ba, nagmamanta na to. Ang dami niyang pang illusion na item. Tapos doon sa may ulti niya, juxtapose, 'di ba? Dami pang dami mga illusion doon. So ngayon sa Aghanim Shard niya, talagang nadagdagan na naman yung illusion. But this time, pwede kang malinlang kasi ang sakit ng damage output. Totoo, ng mga illusion. Oo, bali tatlo ang magiging pwede mong expected na PL dito. Kasi tatlo yung magigay ng 50% damage mo eh. Tapos ikaw, sa kakalinlang original, ang PL ngayon. Mm-mm, yun na nga. So, feeling ko, PL, practicein nyo na sa... sa pubs. Alam ko pubs kasi malakas na yung mataas na yung win rate dito ng Phantom Lancer. Kasi yung mga gantong update, lalo na yung OP talaga sa ngayon na Aghanim Shard PL, think ko abuse na natin yan sa rank sa rank din, no? Kasi eto na yung mga magagandang eto na yung new meta. Oo. Update sa ngayon. Siyempre, kailangan pataas ang MMR natin. Di pa baba. Di tulad ko. Hindi pa baba. Naubos na yung MMR ko ba? Wala na akong MMR. Pero kayo guys, comment nyo kung ano ba yung top 5 heroes dyan na naging upgrade for 7.29 na patch, or kung meron din kayong mga pinaka inaayawan dyan na update, pwede nyo i-comment ulit. Healthy conversation lang po dyan sa may comment section. And yun na nga, doon na po nagtatapos guys ang ating isa na lamang makabuluhang episode for today na hindi sobra, di rin kulang, tamang usapan lang. And sana syempre nag-enjoy kayo mga sir. Quick shout out sa mga Kumu na followers sa atin dyan. If ever nakapunta naman kayo dito guys ng late, don't you worry, mapapanood nyo pa rin yung mga una-una naming napag-usapan dito ni Casey sa ating YouTube channel, which is youtube.com/luponwxc. So please do subscribe.
And magbabalik ulit kami Wednesday na, naman. Mga yes. sir. So, for now, follow nyo muna kami sa aming mga social mag-stream media accounts. Mag-stream kami mamaya ni Dayan. Accounts, ayan. And may kasiki, seriously. Yes, po, 6 p.m. Ehome versus Elephant. And bukod dito, guys, kung magte-take man kami ng break sa ngayon dito sa Tamang Usapan, dahil nga Monday tomorrow, meron kayong ibang mga shows dito sa Kumu na pwede nyo pa pong panoorin. Ito ay ang Patalinuhan everyday except Monday and Tuesday, 2 to 3pm. And syempre, Tamang Usapan na now, everyday except Mondays and Tuesdays, 4 to 5pm. And it's umbong mo kay Kute, meron ito bukas, everyday except Wednesday and Thursday, 8 to 10pm. So, supportahan nyo na yung iba pa nating mga tropang lupon dyan. At syempre, panoorin nyo na yung iba pa nating mga shows dito. Kasama yung iba pa nating mga tropa from ML yes. or yung iba mang mga nagko-cover dyan back end. So, please do support. Thank you guys so much. And maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumama sa amin ni Casey for this episode. Sana ay natuwa at natuto kayo. If ever may gusto rin kayong i-share sa amin, comment ko lang dyan sa may comment section. Nagbabasa po kami. But for now, magpapaalam muna kami ni Casey. Supportahan nyo na lang kami sa aming mga social media accounts. So, God bless everyone. Have a nice day ahead and goodbye. Thank you. Na-enjoy nyo ba yung episode na to? Siyempre kung oo, please be sure to follow us on Kumu at Lupon WXC para hindi nyo ma-miss ang mga full live episodes natin. And siyempre, take note, nagla-live po tayo sa Kumu everyday except Monday and Tuesday at 4 p.m. So, kita-kits!